Yellow. Nung high school ako, medyo may kalayuan kasi yung school ko sa bahay ko. Ibang bayan pa yung school ko noon, kaya nagko-commute ako papunta doon. Sinasakyan ko pala ay jeep. So, kukwento ko yung mga naranasan ko pag-commute ng jeep. Tuwing 5 o'clock ng umaga, bumabangon na agad ako para mag-almusal at mag-asikaso. 6 o'clock kasi may dumadaan na jeep sa may sa amin, and saktong papunta yun sa school namin. Parang school bus lang, pero jeep. Eh minsan, humihinto pa yun sa tapat ng gate namin kapag hindi pa ako nakasakay. Kasi matagal ako minsan magsuklay eh. Wala eh, haba ng hair. Mahirap dun kung kailan tapos na ako mag-asikaso at palabas na ako ng gate namin. Eh paalis na yung jeep and kailangan ko talagang kumaripas ng takbo para lang maabutan ko. Wait! Huwag niyo ako iwan! Sakay na! Ah, oo po, pasakay na ho. Sungit naman. May mga araw din na minsan aantukin talaga ako sa biyahe. Siguro mga 10 to 15 minutes yung biyahe noon. Kaya one time, nakatulog ako at napasanday na pala yung ulo ko sa balikat ng katabi ko. Iha, makakalagpas ka na sa eskwelahan mo. Ay, thank you po. Pasensya na ho. Hala, nakakahiya. My best friend akong si Eddie at si Ash nung high school ako. Meron kaming nakasanayan na gawain. Ewan ko if ginagawa nyo rin ito, pero tuwing nagkakasabay kami ng sasabihin, hahanap kami ng kahit ano basta gawa sa kahoy, tapos kakatukin namin yon. Tapos, naalala ko nung uwian na kami, uy, nakailan ka kanina sa statistics? 49 lang ako eh. Ah, ako nga 48 lang eh. Wag na nga kayong mag-inarte. Isa at dalawa lang naman mali nyo eh. Ikaw, Ash, ilan ka? Perfect ako! Okay, hindi na lang napansin. Tapos, naalala ko nung pauwi na kami ulit. Ash! Biglang huminto yung jeep noon. Ay! Hindi po kami bababa. Sorry po. Tinawanan lang kami ng iba pang pasahero at nung manong driver. Buti na lang hindi sila nagalit. Nakakahiya, grabe. Naalala ko rin nun, pauwi na kami ni Ellie. Puno na pala yung jeep pero huminto pa sa tapat namin. Meron pa yan, kaliwa kanan, sugsug lang. Tiningnan namin ni Ellie pero wala na talaga eh. Paggabi na rin nun at gusto na namin makauwi kaya ang ginawa namin, sumabit na lang kami. Oo, sumabit kami sa jeep. Nahihiya lang kami kasi nakikita kami syempre nung kasunod na sasakyan sa likod. Pero ang ganda ng experience na yun. Bakit? Kasi first time kong makakita ng sunset nun na sobrang ganda. Kaya worth it yung pagsabit. Wow, nag-rhyme. Kayo, anong jeep experience nyo? Comment nyo sa baba, basahin natin yan.